Sandali na lang po ang ating hihintayin at haharap po si Senadora De Lima sa mga miyembro ng media. Nagpatawag po siya ng 10 balitaan o press conference dyan mismo sa Senado. Lumabas na po siya ng kanyang opisina at papunta na po siya dyan sa loob po lamang ng ilang saglit. Ay ahatid namin sa inyo itong pagharap na ito ni Senadora De Lima sa mga miyembro ng media. Nakikita nyo na pumipwesto na po yung ibang mga kasamahan natin sa profesyon ng pamamahayag para malinaw na may hatid kung ano man ang masasabi ni Senadora De Lima at kung ano mga isasagot niya sa mga tanong. Kaugnay pa rin po ito nung kumpirmadong balita na naglabas na po ng mandamiento de arresto o warrant of arrest ang isang korte sa Muntinlupa para sa ikadarakip ng Senadora. Sandali na lang po mga kapuso dahil inaayos na lang po yung lugar na yan. Diyan po mismo yan sa may Senado kung saan gaganapin ang pulong balitaan. Ready na po ang mga miyembro ng media. Kanina po, may mga ilang senador na kaalyado o may simpatya kay Senadora De Lima na nakitang ng mga reporter na pumasok sa kanyang tanggapan. Inyata si Senador Bam Aquino, isa po siya sa mga unang dumating kanina sa tanggapan ng Senadora. Nakita rin po natin kanina si dating Senate President Franklin Rilon, Senate President Pro Tempore, na pumasok sa tanggapan ni Senadora De Lima. Pati yata si Senador Trillanes. Ayan po si Senador Pangilinan na dumating. Mukhang ang mangyayari ngayong gabi, uupo sila sa likuran po ni Senadora De Lima habang siya ay ayon si Secretary si Senate dating Senate President Senate Pro Tempore, President Pro Tempore Rilon, mukhang sila ay tatayo sa likod ng Senadora habang siya ay nakaharap sa media. Siguro ang simbolo po nito ay pagpapakita nila ng suporta sa kanyang sa kanilang kapwa senador. Bam Aquino, Francis Pangilinan, ito na po si Senadora De Lima. Tahimik muna po tayo. Magsasalita lang po ako pag tahimik na lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Katulad po ng napabalita, may linabas na daw po, o may linabas na order of arrest and corresponding warrant of arrest ang RTC Muntinlupa. Pero sa ngayon po, wala pa ho sa akin siniserve. Bagamat questionable yung pagkaka-issue ng warrant of arrest or ng order of arrest, questionable ho dahil dapat po bukas ay didinggin muna yung inihain ng aming mga abogado na motions to quash doon sa tatlong kaso. Sa katunayan, yung prosecution nga po, specifically DOJ, ay nagpa-postpone pa nga, nagpa-reset po nung hearing bukas for March 3. Kaya po, nagulat po kami lahat na biglang in-issue yung order of arrest and warrant of arrest. Katulad po ng nasabi ko na dati, wala po akong balak takasan yung mga kaso ko. Wala po akong balak magtago dahil haharapin ko po ang mga kaso na yan. Since ngayon po, at this very moment, 7:20, wala pa naman po nagsuserve ng warrant of arrest sa akin. Ninanais ko muna po na umuwi muna para makapiling ko na muna po. Ang aking pamilya. At para kunin ko na po yung mga dadalhin kong gamit sa
sa kulungan. So uuwi po ako ngayong gabi at babalik po ako dito bukas na umaga. At dito ko po sa Senado hihintayin ang arresting team. Hihintayin ko po sila. Kusa po ako na susuko sa kanila. Pero sa ngayon po, gusto ko na muna po makapiling ang aking pamilya sa bahay. Babalik po ako bukas na umaga. Nagpapasalamat po ako sa mga kasamahan ko sa Liberal Party. Senator Frank Drilon, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, at Senator Risa Ontiveros, nandito po siya kanina, sa kanilang suporta. Sa inyo pong lahat, humihingi lang po ako ng inyong dasal na sana maging safe and secure po ako saan man nila ako dadalhin, saan man nila ako ikukulong. Alam nyo naman po na yung mga so-called charges na final sa akin ay non-bailable. Bahala na po ang aking mga abogado kung ano po ang legal remedy na gagawin nila dyan sa questionable nga pong pagkaka-issue ng order of arrest and warrant of arrest ngayon. Tuloy po ang laban ni Laila De Lima. Maraming salamat po. Ayon po kay Senadora De Lima, ilang sandali lang nakalilipas mula dyan sa Senado, ang balak niyang gawin ay umuwi sa kanilang bahay para makapiling at makita niya muli ang kanyang mga mahal sa buhay at para tapusin na po ang paghahanda ng kanyang mga dadalhin kapag siya ay inaresto na. Mukhang handa na po ang Senadora sa hinaharap niya at hihintayin na lang niya yung paghahain sa kanya ng mandamiento de arresto na inilabas po ng Regional Trial Court sa Muntinlupa, mga ilang oras pa lang po ang nakalilipas. Lumampas na yata si Senadora dun sa pintuan ng kanyang opisina at malalaman natin kung didiretso na siya sa kanyang sasakyan at para umuwi tulad ng binanggit niya ngayon lamang sa kanyang pulong balitaan.